Tito Vic and Joey hindi na pwedeng mag-show sa Itbulaga. Ano nga ba ang dahilan kung bakit? Now, wala pong aalis. Abangan na lang ninyo kung sino mga darating, no? Abay, lahat na sinabi, ilaculate. Lahat na sinabi, mali. There's always some sort of transformation. It's all about fears, the change, pagbabago. Kasi plano sana, alisin si Jenny, alisin si Pucci, yung director, papalitan, yung i-retain nila si Jose, si Alan at si Wally. Alisin yung iba lahat. Gusto rin kaming pag-retire. The new, not new, pero improved, Itbulaga. Bakit papalitan mo yung director na napakagaling for 30 plus years? Siya may-ari ng bawal judgmental, Pinoy henyo, palyesere. Ba't mo papalitan? Bigla mong pakikialaman yung production. Unless you have another agenda. The reason they are doing this, they said, is because of financial problems. Paano mong sasabihin niya? Nang nakita ko yung SEC for 2021, 213 million net profit. Ang daming political ads. Sasabihin mo ngayon sa akin, nalulugi ka. You must have used the money somewhere else. Somebody took it. Simula ngayong araw, May 31, 2023. Kami po ay magpapaalam na. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang good Samaritas ng Pilipinas wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent issues ngayon dito sa Pilipinas. And today we're gonna be talking about another emotional viral topic patungkol sa bigla ang pagkawala ng Itbulaga as a regular time show. Dapat nga bang ituring na pamilya ang mga kasamahan sa trabaho? Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa pagpapasaya ng mga tao? At ano ang gagawin mo kung ang itinuturing mong home ng napakatagal na panahon ay bigla na lang mawala? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out! First, let me give you a brief context. Sa mga hindi nakakaalam, Itbulaga is the longest noontime variety show in the Philippines for almost 44 years. At nagsimula ito since July 1979. Ilan sa mga original hosts ng ito ay ang Tito, Vic, and Joey. Bukod dito, kabilang din si Jose Manalo, Wally Bayola, Paolo Ballesteros, Alan Kay, Ryan Agoncillo, at marami pang iba. Ang Itbulaga ay under ng production company ng Television and Production Exponent or mas kilala bilang Tape Incorporated, wherein sila ang nagmamanage dito. Now, let's go back to the issue. Paano at saan nga ba nagsimula ang issue na ito? Ayon sa source, nagsimula ito last April 25, 2023 when Tito Soto was interviewed by PEP. He said, pinag-retire na nila si Tony, tapos ang ginawa CEO, si June Lalusun. Exact words na sa amin yun. Pinag-retire ako eh. Oh, pinag-retire siya. Hindi siya nag-retire. Tito Soto advised Romy na maging cautious sa mga plano nito. When Tito Soto informed Vic and Joey about it, kahit sila nagulat. But the show must go on until all of a sudden, Romy announced that he wants a general meeting. According to Tito, Romy said that, kasi plano sana, alisin si Jenny, alisin si Pucci, yung director, papalitan, yung i-retain nila si Jose, si Alan at si Wally. Alisin yung iba lahat. Gusto rin kaming pal-i-retire. Siguro para bumaba yung presyo, no, dahil nga nalulugi daw. Tito was asked if during the starting years, ay nakasama ba nila physically si Romy? Ang sabi ni Tito Soto, we never talked to him. We never saw him. Wala, hindi pa namin nakakausap. Eh, hindi namin naman nakita sila for 44 years. Hindi akong tataka kung sabihin nila yung tape pa sila magpapatakbo. Pero production, saan ka galing? Bakit papalitan mo yung director na napakagaling na for 30 plus years? Papalitan mo yung head writer na siya may-ari ng bawal judgmental, Pinoy henyo, one for all, palyesere. Ba't mo papalitan? Unless you have another agenda. Nakakagulat nga, nagulat kami na inaamin ni Romy. He's getting 10 million a month from Itbulaga. For what? 10 million a month. Dito na pumasok ang mga utang na hindi nabayaran kila Tito, Vic, and Joey. Bigla magpapa-interview na ang sabi, 2 billion. Si Vic ay hindi nababayaran ng halos isang taon. Honestly, wala po, no? We are financially stable. We're doing good. We can pay our talents. So wala po talagang problema when it comes to money.
Walang utang kay Vic at kay Joey. Masakit yun, oo, di ba? However, they pushed through dahil may kita naman sila sa school bukol. Tito Soto also shared that the reason why they don't have a relationship with the Halos Hoss, it's because it was Tony Tuviera who handled everything. Tony Tuviera, he handled the show very well. 100%. 100%. As a matter of fact, he is as disappointed as we are. He looked depressed. Kinumpirma ng TVJ that they will be parting ways with Tape Incorporated. At that very day, hindi di umano daw sila pinayagan ng management na umere ng live. Kaya naman, tinuloy na lang nila ito sa kanilang YouTube channel. Umasok po kami lahat ngayong araw para makapagtrabaho, pero hindi po kami pinayagang umere ng new management. Nagpasalamat din si Joey sa lahat ng naging tahanan ng kanilang show. Sabi niya, 1979 nang simula namin ang Itbulaga. 44 years na po, kaya naman lubos ang aming pasasalamat sa mga naging tahanan namin. Unang-una ang RPN9 for 9 years, 10 na taon po. Ang ABS-CBN for 6 years, 6 na taon. At ang GMA for 28 years, 28 taon. Thank you very much. Ito naman ang sinabi ni Tito. Ganon din po sa inyo mga Dabarkad, sa mga manonood, sa inyong pagmamahal sa programang naging bahagi ng inyong tanghalian. Lubos din ang aming pasasalamat kay Mr. Tony Tuviera sa pagkakaibigan at pagiging bahagi ng aming pamilya. At higit sa lahat sa Panginoong Diyos na kahit kailan hindi niya kami pinabayaan. At ito naman ang mensahe ni Vic. Simula ngayong araw, May 31, 2023. Kami po ay magpapaalam na mula Batanes hanggang Hulo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, saan man kami dalhin ng tadhana, tuloy ang 1,001 tuwa. Thank you. Naglabas naman ng pahayag ang Dapitan City Mayor na si Bullet Halos Hoss, Director for Finance ng Tape, in regards to the controversial pamamaalam ng TVJ. Sabi dito, Tape Incorporated is saddened by the turn of events yesterday, May 31. But we respect the decision of the host to leave Itbulaga and GMA7 Network, which has been their home for 28 years. At the last part of the statement, sinabi nilang abangan nyo ang mga bagong magpapasaya at magpapatibok ng ating mga puso. Aasahan nyo ang mas masaya, mas nakakaaliw at higit pa sa 1,001 tuwa ng Itbulaga. Patuloy ang Dabarkads na maglilingkod para sa inyo mga kapuso mula Apari hanggang Hulo at sa buong mundo. Ang pagalis ng mga host ay hindi dahilan para tumigil ang pag-ikot ng mundo. Maraming salamat. Maliban dito, nagpasa din ng formal letter of resignation ang mga naiwan na host na sila Paolo Ballesteros, Jose Manalo, Main Mendoza, Ryza May Dizon, Wally Bayola, Ryan Agoncillo, at Alan K. Dear Mr. Halos Hoss, dahil po sa mga nangyari, kami po ay magpapaalam na rin sa Tape Incorporated simula ngayong araw, May 31, 2023. Because of this, maraming mga netizens ang nagpahatid ng kanilang sentiments. Gaya na lamang ni Imelda Nicolas, tama ang ginawa nyo, may pagkakaisa, walang iwanan. I love you all, Dabarkads. Sabi naman ni Anne-Marie Arteza, puro replay nang ipapalabas niyan. Hindi kawalan sa mga artista yan. At higit sa lahat, dadalhin sila ng TVJ, kaya go family. Sabi naman ni Grace Cantos, Itbulaga is Itbulaga. Kahit saan sila magpunta, hahabulin at hahabulin sila ng mga manunood. May sarili na silang audience mula sa tahanan ng bawat Pilipino, mula Batanes hanggang Hulo. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung magpapatuloy ang Itbulaga. At dahil ayon sa reports, mayroon na umanong done deal ang TVJ sa TV5 station. So what are the three things we may be able to learn from this kind of situation? Number one, in every ending, there is a new opportunity for a new beginning. Nakakalungkot na sa tinagal-tagal ng show, matatapos lang ng ganito. Para bang kinuhanan sila ng bahay ng ganun-ganun na lang. Imagine, wala pa ako sa mundong ito, may Itbulaga na. But you know what? I realized that this could be an opportunity for them to start again.
Imagine, ang tagal daw nilang nagtiis sa ganong management. Binuhat ng production lahat just to keep the show going. It means that they can do it again. I think that's very important sa buhay natin. Yes, we can grieve, pero pagkatapos, bangon dahil hindi pa tapos ang laban. Hanggat buhay ay may pag-asa pang magsimula ulit. Remember that it's the beauty of the memories they leave behind and the lesson they teach us that matters the most. Number 2, in the darkest of times, true friends reveal themselves. Seeing how united the co-hosts were shows how united they are with each other. Hindi na lang sila basta-bastang magkakatrabaho or magkakaibigan. Sa totoo lang, ay pamilya na sila. And I appreciate that a lot. Hindi na lang basta pera-pera na lang ito. It's about honor. I hope that when you meet people like these, you will take care of them as well. Dito kasi natitest ang karakter ng isang tao during hard times. Dito mo makikita ang salitang, we're all in this together. Number 3, integrity cannot be stolen. Sa totoo lang, palagi namang may both sides ang kwento. Isa ang nagsasabi ng totoo at ang isa nagsasabi ng version niya ng totoo. Ang hirap ano? When people are fighting their own truths, others even have to pay just to keep it or even fabricate it. But at the end of the day, makuha na ang lahat pero hinding-hindi ang integridad. Because it is a choice they make to uphold their values and principles. Sana ikaw na nanonood ngayon, meron ka ding integridad. Remember that integrity is choosing courage over comfort. It is choosing what is right over what is convenient. Real talk. Pinasaya naman talaga tayo ng Itbulaga. Walang halong duda doon. But it only shows that even great things comes to an end. Tito, Vic, and Joey and the whole cast of Itbulaga is already a legacy. Hindi sayang ang pagod nila dahil marami silang napasayang tao sa buong mundo. However, gusto ko lang i-remind sa'yo that when things ended, it is very important that you end it in peace. Kahit peace of mind lang sa sarili. Why? It's because it allows for sense of closure and contentment. Di pa tapos ang issue na to. Maraming mauungkat, panigurado. At maaaring maapektuhan ka dahil kahit papano ay naging parte din tayo ng journey nila. Don't worry because at the end, time is the only witness and the ultimate judge. It will reveal the truth no matter how carefully it has been concealed. Ikaw, anong kwentong Itbulaga mo?